Halos 200 tao ang bihag ng paksyon ni Ms. Juarez sa Zamboanga City ayon sa militar. Sinisikap na nilang limitahin ang kaguluhan sa mga apektadong barangay sa nasabing lungsod. May news to go si Steve Dailisan live. Steve. Hawi ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Domingo Totaan, patuloy ang sinasagawa nilang naval blockade at ang pag-cordon ano, sa ilang mga coastal barangays, partikular sa Rio Hondo, Talon-Talon, Mariki, Santa Catalina, Santa Barbara. At ang kanilang ginagawa ay para malimita yung kaguluhan sa iba pang mga barangay at hindi na umabot pa sa ibang mga barangay sa lungsod. Hindi pa makapagbigay ng eksaktong bilang ang militar pero nasa hanggang 170 daw ang bilang ng mga hostages, ang iba ay stranded. Ibig sabihin, hindi raw literal na bihag kundi hindi kaya makalikas ay dahil sa takot na maipit sa gulo. Mula kahapon, hawi isang bihag na batang babae pa lang napawala. Nananatili pa rin daw ang casualty count na 4 na patay, isang sundalo, isang pulis, 2 civilian at 14 na sugatan. Ayon nga kay General Tutaan, bagamat may mga natatanggap silang report ng pagkasugat o pagkamatay sa panig ng MNLF faction ni Nur Miswari, di nila ito maideklara hanggat di aktual na nakikita yung mga katawan. Samantala, bilang tugon naman sa sinabi ni Attorney Emmanuel Fontanilla, tagapagsalita ng MNLF faction ni Miswari, na ang militar umanong unang nagpaputok, sinabi ng AFP na ang malinaw sa nangyari ay may nilabag na batas ang mga armadong grupo. Mahirap daw paniwalaan ang pahayag na kapayapaan ng pakay ng mga armadong grupo sa tangka nilang paglusob at pagtataas ng bandila sa Zamboanga City Hall. Handa naman daw harapin ng AFP ang mga alegasyon ng umunay failure of intelligence pero giit nila walang pagkukulang sa uri ng pagtugon nila sa sitwasyon. Kaya raw napigilan ng tangka ng mga armadong grupo na lumusob sa City Hall ay dahil sa maagap nilang pagresponde. Inaantabayanan pa rin natin, Howie, yung magiging schedule ano, ng press briefing dito sa AFP kaugnay pa rin sa mga pinakauling sitwasyon sa Zamboanga City, Howie. Yeah. Steve, kasi sinabi mo nga na 200 yung bihag. May sinabi kasi yung police kanina na yung 200 na yon o yung 300 na sinasabi ng ibang sources, hindi naman daw talaga bihag kundi mga stranded na residente. Yung mga residente ng mga komunidad na hindi makaalis ng bahay dahil nandun nga yung mga rebelde sa kanilang komunidad. Tama ka dyan, Howie. Kahapon ay nilinaw yan ng AFP at ng PNP na hindi lahat ng mga sinasabing bilang na 200 ay pawang mga hostages. Kumbaga, hindi literal na hawak ng o bihag ng mga armadong grupo, kundi sila yung mga hindi makalabas dun sa kanika nilang mga tahanan. Gawa nga ng takot sila na maipit sa kaguluhan doon sa pagitan ano, ng militar at syempre dun sa rebelding grupo ng MNLF na naando doon. Kumbaga, ang sinasabi nila, merong mga hawak na bihag yung mga MNLF. Ito yung mga armed men, ano, Howie. Pero nasa mga 20 lamang daw yung bilang na yan. At yung 200 na sinasabi ay pawang mga residente na hindi lamang makalabas dun sa 5 barangay na ating binanggit kanina, Howie. Kumbaga, natrap sila sa kanilang mga bahay. Maraming salamat, Steve Dailisan.